Maaga kaming bumiyahe para isakatuparan ang pangarap ng pamilyang ito. Okay ka. Po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa panibagong video at ngayong hapon po ay nandito tayo ngayon sa Barangay Tagbak, Aragay, Camarines Sur at meron po tayong tutuparin ng pangarap ng isang pamilya. At yes po, ito po ang pamilya ni Ate Rowena. Si Ate Rowena po ay itong isang nanay na meron po pansanan at meron po siyang anim na anak at ito po yung dati po nating tinulungan. At yun po, halos 3 buwan po natin na pinaghandaan at ginawan po natin ng paraan para nga po makauwi po sila sa Lopez at syempre para po makapag-aral na po yung kanilang mga anak. So, ayan, maraming salamat po dun sa MSWD ng Sibukot, lalong-lalo na po sa Executive Assistant ni Mayor Bukago na si Ma'am Dolly na siya pong nag-asikaso sa amin para po maibigay na yung assistance para po dito nga kalate Rowena. So muli, maraming salamat po, especially po kay Mayor Tom Bukago. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sa LGU po ng Sipokot. So kung makikita niyo po itong likod na to, ay dito po natin aantayin itong pamilya po ni Ate Rowena. Dahil kung dun po natin padadaanin sa Sipokot ay papasok ng Binahian, ay halos 2 oras po yung biyahe natin. Tsaka po hindi kakasya itong van na sasakyan natin dito. So ayan, kaya po dito na lang natin naantayin para po mas maganda at mas komportable yung kanilang pagsakay at para po nakaabang na agad itong sasakyan natin papunta po ng Lopez. So antayin na lang po tayo ng siguro mga 5 minuto kasi napakahirap po talaga ng signal lalo na po dito sa aming pwesto. Kasi nga po, paalis na nga daw po itong pamilya ni Ate Rowena. So antay na lang po tayo dito. Let's go! At ito na ang sunod na nangyari. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. So ayan po, medyo na-late na po kami ng uwi galing po sa Tagbak. So ayan, meron po akong masamang balita dahil ito pong pamilya ni Ate Rowena ay hindi po nakasama sa amin or hindi po namin napauwi sa Lopez. So meron pong mga dahilan, meron pong mga problema na nangyari. So yun, gusto ko lang po sana sa inyong i-share at nang malaman po ninyo kung ano nga ba talaga yung mga nangyayari dito po kala Ate Rowena kung bakit hindi matuloy-tuloy ang pag-uwi nila sa Lopez. So una-una po, kung mapapansin po ninyo, ang tagal na po ng video na yun, halos 3 buwan na po. At yun nga po, hindi po kami gaanong nakakapag-update po ng tungkol kay Ate Rowena dahil medyo malaki po yung pera na gagamitin pauwi po sa Lopez. So yun po ay hindi po namin kaya kasi nga po wala pa naman po kami gaanong budget para po dun sa pagpauwi sa kanila. So humingi po kami ng tulong sa MSWD po ng Sipukot at ayun nga po, nabigyan naman po sila ng pamasahe and ito po ang nakakalungkot na pangyayari. So kung mapapanood po ito nila Ate Rowena, mas maganda kasi para malaman nila na yung effort po namin pare-parehas para lang po makauwi kayo sa Lopez ay talagang sabihin ko nga ay hindi naman po kami sa nagtataas na bangko pero sana lang po ay ma-appreciate po ninyo kung ano man po yung kaya lang po namin ibigay. So marami pong dahilan at kung ano-ano daw nga po yung naging problema nila kung bakit ayaw po nilang sumama po pauwi. Bigla na lang po silang umatras. Hindi ko naman po masabi na pagkaabot pa lang po ng pera ay bigla na lang po umatras. Pero siguro yun na lang ang masabi ko kala Ate Rowena at sa pamilya niya. Na yung pera po ay hindi po sinasabi ni Mayor na pwede po niyong gamitin ang pera kung halimbawa po na hindi kayo makauwi
sa Lopez ay pwede nyo pong gamitin para sa iba. Hindi po, wala pong ganun. Meron po kaming screenshot ng chat namin dun po sa tao ng munisipyo. At yun, wala pong sinasabi si Mayor na pwede nyo pong gamitin yon sa kung anumang bagay. Ang yung pera po na yon ay para lang po talaga sa pag-uwi nyo po sa Lopez. Yun lang po at wala nang iba. Kasi kung mapapansin po ninyo sa last na video po natin kalata Rowena ay grabe po yung pakiusap niya na sana po ay makauwi na sila sa Lopez para nga po sa pag-aaral ng mga anak niya para po makahabol sa ngayong pasukan. So ayan, nandito na nga po tayo sa pagkakataon na pwede na po kayong umuwi kasi okay na po yung sasakyan nyo, okay na po yung van, okay na po yung pamasahin nyo, yung palabas po ng binahian, yung bangka, okay na din po yun, sasagutin na rin po namin. Ang magiging problema lang po natin, bakit nyo po kami pinaghintay ng napakatagal sa Fishport at grabe po yung antay ng driver na inarkila po natin. Kumbaga po, sana ay kung hindi man lang po sana ninyo ma-appreciate yung tulong po na nagaling po sa amin, sana lang po ay dun po sa mga taong nilapitan yung iba. Ano, kasi po para sa amin, opo, kasi meron pong may iba pong tao na nagsabi po na kung bakit daw kami nagre-reklamo dun po sa about sa pera na inilabas po namin. Kumbaga po yung inabuno po namin kasi hindi pa po nakuha nila at Rowena yung pera. So meron po pong pamasahe sa motor, palabas po na si Pocot. May nagsabi po sa kanila na ano, na kung tumutulong daw po kami, bakit daw po kami manghihinayang? Kung taos puso daw po yung pagtulong namin, bakit daw po kami manghihinayang sa pera na inilalabas namin? So linawin ko lang po, hindi po kami nanghihinayang sa pera. Nanghihinayang po kami sa pagkakataon na kumbaga yung pera na yon ay hindi po namin sinisimot lamang. Hindi po kami sumasahod pa dito. Wala po kaming kung ano man po na, wala po kaming sponsor. Sariling pera po namin yon. Hindi po kami nanghihinayang sa pera, kundi nanghihinayang po kami dun sa mga tao na deserving po para dun po sa tulong na nagagawin namin. Napakarami pong humihingi po sa akin ng tulong pero inipon po namin yung pera na ipang-aabulo po namin sana sa inyo pero sa huli po kami pa yung naging masama. Marami po kaming naririnig para po ibatuin nyo sa amin kung ano nga po yung mga dahilan kung bakit di na po kasama. Pero please lang po, napakaganda po ng usapan natin na nyo po na pagkatanggap ng pera ay kukontakin nyo po kami at uuwi na nga po kayo sa Lopez pero iba po yung nangyari. So ayan, gusto ko lang po pasalamatan lahat ng tao na tumulong po sa amin para po maibigay lang po sa inyo yung 4,000 po na yan. So mula po sa MSWD ng Sipokot, maraming salamat po at pati na rin po kay Mayor Tom Bukago, maraming salamat din po. And lalo na po sa pamilya po ni Jay, kay Tito at kay Tito na grabe po yung effort na binigay para lang po matulungan kayo, para lang po matupad yung pinapangarap nyo. Diba dati sabi niyo po sa amin na yun lang ang tanging pangarap nyo, yung makauwi lang po kayo sa Lopez at mapag-aral po nyo yung mga anak nyo doon. Kasi dito po sa Sipokot, diyan po sa tinitirahan nyo ngayon, ay grabe po yung hirap na dinaranas ninyo. Kaya po grabe po yung paghingi nyo po sa amin ng tulong noon na kahit yun na lang po yung pagpauwi ay maibigay po namin. Pero Ate Rowena, nandito na po tayo sa part na to. Okay, nandito na po tayo kasi uwi na lang tayo eh. Wala na tayong ibang gagawin, wala na po kayong ibang gagawin. Sasakay na lang po kayo at okay na po ang lahat. Wala na po kayong iintindi na iba. Okay, so grabe po yung talagang nangyari kasi alam niyo po, pero malaki po yung natutunan po namin dito po sa part na to kasi alam ko po sa mga charity vlogger din po na sobrang lalaki na kasi ako po talaga wala pa kahit kating wala pa. Pero yun nga po ang iniisip ko na lang, yun nga pong malalaking vlogger, yung mga charity vlogger na tumutulong po sa ano ay grabe din po yung pinagdadaan nila. Ay paano pa naman po ako no? So ayan, siguro po pagsubok lang ito. Basta kami at Rowena, sinasabi ko lang po sa inyo,
yung pera po na yan ay mauubos. Okay, pag naubos po yan, wala na, paano na po ulit ang buhay niyo dyan? Pero Ate Rowena, sinasabi ko po sa inyo na itong pagkakataon na ito ay dapat po hindi nyo na sinayang, kasi yung pag-aaral po ng mga bata ay talaga napaka-importante. Pero kung halimbawa po dyan sa Sipukot ay mapag-aaral po nyo ulit sila at makahanap po ng magandang trabaho po si Mr. Nyo. So yan, pinagdarasal ko na lang po na sana ay maging masaya at maging maunlad pa ang buhay nyo dyan. Okay? Dahil kami po ay hindi po namin maipapangako na babalik pa po kami dyan, kasi alam niyo naman po yung hirap po na pinagdaanan namin, pero para sa amin po ay wala na yun. Okay? Kasi napakahirap po na magtanim ng sama ng loob, kaya Ate Rowena, pinagdarasal na lang po kata na sana ay maging maayos po ang buhay niyo dyan. Ano? So sa lahat po ng nagaantay po sa pagpapauwi or sa pag-uwi nila Ate Rowena sa Lopez ay hindi na nga po matutuloy. And ang next po na hakbang po namin dito ay kakausapin na lang po namin itong munisipyo ng Sipukot, para nga po kahit paano ay mailabas po namin yung saloobin namin at the same time malinis po yung pangalan namin. Ano? So sana po wala nang masamang iba to sa amin, yung part po nila Ate Rowena. So kung ano man po yung decision ng munisipyo sa inyo, kung man po yung munisipyo dyan sa Binahian, labas na po kami doon. Ang sa amin lang, nagawa na po namin yung part namin. Nandito na po tayo sa pagkakataon na mapapauwi na po sana kayo, pero hindi po natuloy dahil nga po sa naging problema ninyo. Kaya muli, Ate Rowena, sana maging masaya po kayo at sana maging ganda ang kinabukasan ng mga bata dyan sa Binahian. And so yun, matutulog na po ako. So, kasi nakanto ko lang, grabe na po yan, grabe ang stress, pero tuloy lang. Isama na rin po natin sa dasal si Ate Rowena at ang kanyang pamilya. No? Salamat po sa inyong mga duy. God bless you po.